So for today's video, papakita natin kung paano install itong Kumene Saddlebag. So ito nga pala is na-order ko sa Lazada. So by pair na talaga yung mabibili siya. Magkasama na yung dalawa. So pag binili niyo to, ang nasa loob niya is itong raincoat ng saddlebag natin mismo. So dalawa rin yan bawat saddlebag natin. So bukod dun sa raincoat ng saddlebag, so included din dito itong mga straps natin or harness. So may tatlong types yan, papakita ko sa inyo mamaya. So ito yung mga types nung straps natin. So ito yung una. So apat na piraso yan. Bale, dalawa lang yung magagamit natin dyan. Yung dalawa spare. Then ito yung second. So may buckle siya sa bawat end. Then ito yung pangatlo. So ito yung nilalagay natin sa upuan ng motor natin. So ito yung liner. So 2 pieces yan. Nilalagay ito sa loob ng ating saddlebag para mas solid or mas firm yung body ng bag natin. So dito nga pala sa loob ng ating saddlebag, doon natin nilalagay yung ating liner. So madali lang naman siya. Ipapasok lang natin dyan. Then, meron tayong pagsasalpakan doon sa loob. So, parang i-insert lang natin doon sa lagayan sa loob niya. Then, hanggang sa magkasya yung buong liner sa loob ng ating saddlebag. Parang i-slide lang natin siya doon sa paglalagyan niya. So kung mapapansin nyo, nung nilagay na natin yung liner, so parang mas firm na and parang mas solid yung ating saddlebag. Mas malaki na pati siya tingnan. Then sa kabilang side, same lang tayo ng procedure. Lalagay natin dun sa loob ng saddlebag yung liner natin. So yun yung parang tela dun sa loob, dun natin ipapasok sa loob ng yung liner. So after natin malagay yung liner, ang next natin is ilalagay na natin tong strap na kinakabit natin sa upuan ng motor natin. So pagka-open natin nung yung dito sa storage nung sa ilalim ng upuan natin. So ito isusuot lang natin dun sa upuan. So kung mapapansin nyo, may buckle siya sa bawat end nung strap. So ito isusuot lang naman siya. Suot lang natin yan hanggang dun sa part na ito nung upuan. So ang importante dito, dapat yung mga buckle natin nandun sa nakaposition sa taas ng upuan para pwede natin dun ikabit yung saddlebag. So once na ito is nakaposition na dito, pwede na nating higpitan yung strap mismo. Hihigitin lang natin siya para humigpit.
So dito pino-position ko yung mga buckle sa taas nung upuan. Then hinihigpitan ko na siya. So yung second, same lang din tayo ng procedure dyan. So isusuot lang din natin siya dun sa upuan. So ang pinaka-importante kasi dito, dapat nakaposition yung buckles natin sa taas. So mamaya, papakita ko sa inyo kung paano dapat yung pagkalagay niya pag na-install na natin mismo doon sa upuan. Kasi once na mali yung pagkakalagay natin, mahirapan tayong ikabit siya doon sa saddlebag. So higpitan ko lang to para firm na yung pagkakapit niya doon sa upuan. So once na naikabit na natin yan, pwede na nating i-lock na ulit yung sa pagkakapit ng upuan. Ibabalik na natin para ma-lock, naka-lock na ulit siya. Ayan. Ito na yung itsura once na na-install natin yung strap. So kung mapapansin nyo, yung mga buckle natin, yung mismong pinagsasalpakan dapat nasa inner part. Tapos yung sa labas is yung parang sinasalpak natin mismo. So ito, once na okay na, pwede na natin ikabit yung saddle bag natin. So ipapasok lang natin yan dun sa butas na nakalagay dito. Then after nun, isusuot naman natin siya dun sa sunod na parang pinagkakabitan, pinagsusuotan din ng buckle. Then ibabalik natin. Tapos pagkabalik, saka na natin ipapasok siya dun sa connection ng isa pang buckle. So same procedure dun sa kabila, susuot lang natin, then isuot din natin dun sa kasunod, then ibabalik natin dun sa unang pinagsuotan, then saka natin ipag-connect yung dalawang buckle para mag-snap na siya. Then after nun, ihigpitan lang natin yung strap kasi maluwag yung paghahon. Saka lang natin siya higpitan once na naisalpak na natin siya. So sa kabilang side, same procedure lang din yan. Isusuot din natin yung buckle dun sa butas na nandun sa saddle bag. Then dun sa isa pang pinagsusuotan, then pabalik ulit dun sa butas. Pagkabalik, saka natin i-snap siya doon sa para mag-connect yung buckle. So same lang din tong isang part na to. So ito, higpitan lang natin yung strap para mas stable na siya yung saddle bag. Then ipagkakabitin lang natin na yung dalawang saddle bag mismo. So yung pinagdikit natin eh, so nag-cover naman siya dun sa strap na kinabit natin sa upuan. So ito na yung output niya once na na-install natin. So
So ang next natin na ikakabit is yung strap na nilalagay dito sa footrest natin sa likod, yung footrest ng pag may angkas tayo. So ipapasok lang natin yung strap doon, then yung sa kabilang end niya na may buckle, yun yung i-coconnect natin doon sa saddle bag para mas stable siya at hindi magalaw habang nagda-drive. So ganun lang naman yung paglagay niya. So dito sa kabilang side, same procedure lang yung gagawin natin dyan. So ipapasok natin siya doon sa footrest, yung strap. Then yung sa kabilang side na buckle, i-coconnect natin doon sa saddle bag. So pag nag-snap na yan, okay na yon. Then higpitan lang natin yung strap para mas stable na yung saddle bag at hindi magalaw. So ito yung itsura niya once na nilagay na doon sa footrest, then yung buckle doon sa saddle bag. So after natin makabit na yung sa may footrest, ang next natin is itong strap naman na ito. Yung may dalawang buckle sa bawat end ng strap. So i-coconnect na natin siya dun sa saddle bag, yung buckle niya. Then ilulus muna natin siya para mas madaling ilagay dun sa kabilang side. Then i-coconnect lang natin yung kabilang end dun sa saddle bag din. So pag nag-snap na yon, so mas stable na yung saddle bag natin. So pwede nating higpitan na lang yan once na na-connect na natin para mas firm at hindi siya magalaw. So ito na yung connection niya once na lagay na nating strap. So bawat side kasi nung saddle bag merong pwedeng pagkabitan ng buckle niyan. So ito na yung output once na na-install na natin yung saddle bag. So next dito, papakita ko lang sa inyo kung paano ilagay yung rain cover niya. Parang raincoat nung saddle bag. So ito, isushoot lang natin yung saddle bag dun sa cover. Then meron tong parang tali para pwedeng higpitan yung pang cover. So kung mapapansin nyo, parang maluwag siya. Kasi itong saddle bag natin na extend dyan para lumaki. So ito, may zipper siya dito. So pag inan natin yung zipper niya, doon para ma-extend yung saddle bag natin. So mas malaki yung magiging storage niya sa loob. Kaya yung kaninang rain cover natin, kung mapapansin nyo, medyo parang malaki din siya. So yung purpose nun, para pag ganito na yung size nung saddle bag, pag in-expand natin.
So ito na itsura ng saddle bag natin once na installed sa ating motor.